isang salita na nangangahulugang mutual understanding, kung saan ikaw at ang isa pang tao ay parihas ng nararamdaman sa isa't isa. Gusto at mahal ang isa't isa pero walang label. Yung tipong akala mo kayo na pero hindi pala. Nagseselos ka pero wala ka namang karapatan dahil nga walang kayo. Iyan ang sitwasyon ng childhood sweethearts na sina Hero at Nicole. Magkakilala na ang kanilang pamilya, kaya naman sa murang edad ay nabuo ang pagkakaibigan sa pagitan ng dalawa. Laking mayaman si Hero, samantalang si Nicole ay nasa average lang. Hindi naman naging hadlang ang estado nila sa buhay para hindi sila magkasundo, lalong-lalo na ang kanilang mga magulang. Sabay nag-elementary, high school at kolehiyo ang dalawa. Kahit magkaiba ng pinapasukang paaralan, ay close pa rin sila at madalas na nag-uusap sa pamamagitan ng tawag at FaceTime. Alam nila parihas na mahal nila ang isa't isa at naghihintay lamang si Nicole na magtapat ang lalaking pinagmamahal niya. Pero laking gulat na lang ng dalaga na may ipinakilala ng ibang babae si Hero sa kanya. Doon, nagbago ang tingin ni Nicole sa kababata na naging dahilan ng kanilang paglayo sa isa't isa. At makalipas nga ang ilang mga taon, may matino ng trabaho si Nicole. Napapabalita rin na isa ng successful businessman si Hero. Pero hindi niya na masyadong inalam ang lahat dito dahil unang-una, ayaw niya ng pag-usapan pa ang dating kababata. Good morning, Freya. Sa labas pa rin ba tayo magla-lunch mamaya? Antag niya sa katrabahong si Freya na nooy abalang-abala sa cellphone at parang walang naririnig. Napairap naman sa kanyang mata si Nico at nilagay muna ang mga gamit saka nilapitan ng kaibigan. Hoy! Muli niya pang wika na siyang nagpabalik sa diwa ni Freya. Oh my gosh, girl! Bakit ka ba nagugulat? Hiya, kung hindi ka lang sana busy sa cellphone mo dyan, edi sana nakita mo ako kanina pa. Ano pa kasi yung tinitingnan mo at halatang abala ka? Oh yeah, hindi ano, kundi sino. What? Whatever. So, sino nga? Okay, here he is. Kinikilig na sambit nito, sabay pakita sa kanyang cellphone. Nalaman naman agad ni Nicole na kaya pala kinikilig ang kaibigan ay dahil si Hero Gutierrez pala ang tinitingnan nito. Napairap naman siya saka napahinga ng malalim. Tch! Kinikilig ka na dyan? What? Uy ha? Bakit? Hindi ba kakilig-kilig si Hero? Ang gwapo-gwapo, ang yaman-yaman, at higit sa lahat, ang yummy pa. Tch! Hindi nakakagwapo ang pagiging paasa, Freya. Hindi na lamang umimik si Nicole. Gusto niya sanang sabihin sa kaibigan na natumbok nito ang lahat, na isa siya sa babaeng pinaasa ng dati niyang kababata. Ngunit dahil ayaw niya namang balikan ang nakaraan, kaya mas pinili niyang huwag magpaliwanag. So, nang natapos na si Nicole sa kanyang trabaho, at dahil liban ang sekretarya ng boss niya, dumaritso na siya sa opisina nito upang magpasa ng report. Saktong pagbukas niya na may, nakita niyang may kausap ang amo at akmang aalis na sana siyang muli nang magsalita ito. Oh, what is it, Miss Garcia? Magpapasa lang po sana ako ng report, sir. Pero mukhang may kausap pa po yata kayo eh. Babalik na lang po ako mamaya. Oh no, come here at ilapag mo na lang muna yan sa table ko. Pilit na ngumiti naman si Nicole at dahan-dahan nang humakbang palapit sa amo. Nang biglang lumingon ang kausap nito, ay doon na siya nahinto. Para siyang napako sa kinatatayuan ng mga sandaling iyon, lalo na't sa mahabang taon nasa harapan niya ng muli ang gwapong-gwapong si Hero. Nick? Nicole? You work here? Masayang tanong pa ni Hero
na parabang walang ilang na nararamdaman. Wait, hey man, you know her? Si Elias naman ang nagsalita. Oh, hindi po sir. Of course I know her. Halos sabay na nilang bigkas sa magkaibang salita. Kumunot naman ang bahagya ang noon hero dahil sa narinig. Ganoon din si Elias na parabang hindi alam kung sino ang paniniwalaan. Wait, ano ba talaga? Kilala niyo ba ang isa't isa o hindi? Yes, kilala namin ang isa't isa, dude. Hey Nick, hindi mo na ba ako nakikilala? It's me, Hero. Wala namang ibang choice si Nico ng mga sandaling iyon, kundi ang sakyan ang lahat at magpanggap na hindi niya lang namukhaan agad ang dating kababata. Ayaw niyang gawing awkward pa ang sitwasyon, lalo na't kanina niya paramdam ang pamamawis ng buo niyang katawan. Hero, ikaw na ba yan? Oh my, I'm sorry, hindi na kita namukhaan. It's been years na rin kasi eh, at nakalimutan ko na ang mukha mo. Drama niya pa dito. Oh, really? That quick? Tsaka 3 years pa naman tayong hindi nagkikita ah. Nakalimutan mo na agad ang gwapo kong mukha? Dude, baka naman kalimut-limut talaga ang mukha mo. Biro naman ni Elias. Oh, come on dude. It's impossible. Bata pa lang kami ay magkasama na kami. Sabay kaming nag-elementary, high school at college. Right, Nick? Oh, yeah. Sir Elias, iiwanan ko lang muna tong papers dito ah. At babalik na po ako sa trabaho ko. Pag-iba ni Nicole sa usapan. Oh, sure thing, Miss Garcia. Pagkasabi nooy, dali-dali nang ang lumabas si Nicole ng opisina at doon pa lang nakahinga ng maluwag. Agara naman siyang bumalik sa kanyang pwesto at napainom ng maraming tubig, bagay na nalata naman ang kaibigan niyang si Freya. Hoy, ayos ka lang ba? Bakit parang nakakita ka ng multo na short hair dyan? Pinagalitan ka ba ni sir? Sunod-sunod na tanong nito. Oh, hindi. Eh, bakit parang nauubos yata saglit ang hininga mo? May kausap kasi si sir sa loob. Wala, nabigla lang ako. Diyos mio naman girl, akala ko naman kung ano na eh. Tatawag na sana ako ng medic at baka nahihirapan ka ng huminga dyan. Gaga, okay na ako. Sobrang nabigla lang talaga ako eh. Okay, tatapusin ko na muna tong trabaho ko para maaga tayong makapag-lunch. Sa kabilang banda naman, nakatitig pa rin si Hero sa pintuan kung saan lumabas kani-kanina si Nicole. Inaamin niyang sobrang na-miss niya ito. May atraso pa siya dito, ilang taon na din ang lumipas at hindi pa siya nagkakahingi ng tawad sa dalaga. Totoo ba talaga ang sinabi mo kanina, dude? Na since childhood ay magkakilala na kayo ni Miss Garcia? I mean, ni Nicole? Tanong ni Elias sa kanya. Oh yeah, magkakilala at magkaibigan kasi ang family namin. Kaya ayun, magkakilala na kami kahit noon pa. So, matagal din ang naging pinagsamahan niyo, right? Pero why is it? Nicole wasn't convinced. I mean, bakit parang hindi ka niya kilala? Or kilala ka nga niya sa pangalan pero parang hindi kayo close? We were so close back then, Elias. Pero ayun nga, after college, nagkanya-kanya na kami at nawala ng contact sa isa't isa. May atraso pa nga ako dun eh. At hindi pa ako nakakapag-sorry sa kanya. Oh, atraso? Well, kung ano man yun, it's your problem. Pero maiba ako, dude. Since nasabi mo nga na childhood friend kayo, itatanong ko lang sana kung may nararamdaman ka ba sa kanya. Huh? What do you mean? Kung gusto mo ba siya in a romantic way? That's not impossible, dude. Lalo pa at simula pagkabata ay kilala niyo na ang isa't isa. Huh? Oh, of course na. Wala no. We're just brothers and sisters, nothing else. And why did you ask that all of a sudden? Don't tell me you like Nicole at balak mong ligawan siya. Tawang sabi pa ni Hero.
Yeah, I like her at balak kong ligawan siya. Ngayon nga ay paunti-unti ko nang pinapahalata iyon sa kanya eh. And I hope nabasa niya ang mga obvious moves ko. Para bang nabilao ka naman si Hero sa sariling laway. Bagya naman siyang nagsisi sa sinabi, lalo pat alam niya ang sarili niya na nagsisinungaling lamang siya. Dahil ang totoo'y hindi niya lang gusto ang dalaga, kundi gustong gusto. Oh my, nakakagulat ka naman pare. Totoo ba? Hindi makapaniwalang bigkas ni Hero. Oo naman no. At first, hindi rin ako makapaniwala na nagkagusto ako sa kanya. Pero ito na to eh. Besides, hindi ka naman siguro magiging hadlang sa plano ko, right? I mean, wala ka namang nararamdaman for Nico. So okay lang sa'yo na ligawan ko siya. Ha? Oh yeah, yeah, of course man. Pero ito ha, payong kaibigan. Alam nating pareho na sobrang ganda ni Nico at mabait. Pero dude, mabaho ang kilikili niyan pagbasa. Tatlong beses sa isang linggo lang yan naliligo at once a day lang mag-toothbrush. You can find another woman naman eh, yung bagay sa'yo, yung may proper hygiene. Natawa naman si Elias sa narinig. It's fine lang with me pare, I still pursue her. And thanks for giving me this chance. O siya, may pake ka pa ba sa akin? At kailangan ko munang umalis dahil imi-meet ko pa si Mr. Santos. Oh no, wala na. Sabay na lang tayong bumaba. Aalis na rin naman ako. At iyon na nga ang kailang ginawa. Magmula sa elevator hanggang sa pagbiyahe ni Hero pa uwi, ay lumilipad ang kanyang isipan. Hindi niya alam kung bakit para bang nababagabag siya sa usapan nila kanina ng kaibigang si Elias. At bukod pa doon, hindi niya rin maintindihan kung bakit sobrang lamig ng aura ni Nicole sa kanya kanina na para bang may kasalanan siyang hindi niya nalalaman. So, nagdaan pa ang ilang araw ay hindi na muling nakita pa ni Nicole si Hero. Medyo naging panatag naman ng kaunti ang kanyang kalooban dahil doon. Naalata niya rin na napapadalas na ang pagyaya ng boss niyang si Elia sa kanya ng lunch. O di kaya'y dinner. Kaya alam niyang nagpapahiwatig na ito. Hindi manhid si Nicole kaya alam niya ang mga galawan ng amo. Noong unay, hindi pa siya nagiging comfortable. Lalo na't amo niya pa rin si Elias. Pero dahil alam niyang mabait ito, kaya pinauunlakan niya pa rin ang mga alok nito. Nagustuhan mo ba ang mga foods nila dito, Nicole? Nakangiti pang tanong ni Elias sa dalaga nang matapos na silang mag-dinner sa isang sikat na restaurant. Oh yeah, oo, masasarap naman. Nabusog nga ako, sir eh. Salamat ha. Oops, that sir thing again. Can you cut that off pag nasa labas tayo ng trabaho? It's too formal. Feel ko tuloy, sobrang tanda ko na. Oh, I'm sorry sir. Oh, I mean, Elias. Hindi lang kasi ako sanay eh. But I'll try. Salamat ha. Kanina ka pa nagpapasalamat dyan. Okay lang no, basta ikaw. Pagkasabi nooy, agad namang nagring ang cellphone ni Elias. At dahil nakalagay lang iyon sa gilid ng mesa, ay nakita pa ng dalaga kung sino ang tumawag. Walang iba kundi si Hero. Yes dude, what's up? Oh yeah. I'm out. Actually, I'm having dinner with Nicole. Hindi naman masyado. As usual. Oh, that's great. May date ka rin ba? Oh yeah, of course, pwede naman. Kaso, tapos na kami dude eh. After here, ihahatid ko na si Nicole pa uwi. Okay, sige. Sabay patay nito sa linya. Sa curiosidad ay nagtanong na nga si Nicole. Si Hero ba ang tumawag? Oh yeah, it was him. Anong pakay niya? Wala. Tinatanong niya lang kung saang restaurant ba tayo at pupunta daw siya. I asked him if may date ba siya. Hindi naman sumagot.
Oh, I see. Elias, okay lang ba na mauna na ako sa iyo sa kotse? Hihintayin na lang kita doon. Dali-dali namang umalis ng restaurant si Nicole. At nang akma na sana siyang pupunta sa gawi kung saan nakaparada ang kotse ni Elias, ay doon niya pa nakita ang paparating lang din na itim na kotse. At kung hindi siya nagkakamali, ay kotse iyon ni Hero. Mas pinilisan niya pa nga ang lakad papunta sa kotse sa kapumasok. Mula sa loob ay tinitingnan niya lang kung kailan bababa ang dating kababata. Bukod pa doon, hinihintay niya rin kung may kasama ba itong babae. Pero ilang minuto na'y hindi pa rin ito lumalabas ng kotse. Ano kayang trip nitong mukong na to? Bulong niya na lang sa sarili. Maya-maya pa ay dumating na nga si Elias. Kaya inayos niya ang sarili at pilit na ngumiti. Are you okay? Tanong pa ng binata. Oh yeah, thank you. Pero Elias, napansin ko ang kotse ni Hero na dumating. Di ba kotse niya yan? Sabay turo sa itim na kotse na nasa tapat nila. Oo nga no. Bakit hindi ko agad napansin? Well, baka may hinihintay lang. I don't mind. I'm with you now, kaya bahala muna siya. At pinaandar na nito ang kotse. Pagdating sa bahay ni Nicole, ay doon na siya nagpasalamat muli kay Elias at nagpaalam. Nang makapasok naman siya ng bahay, ay agara na siyang nagbihis at naghilamos para makatulog na agad. Saktong pagkatapos niya sa lahat, at magpapahinga na sana siya nang marinig niya ang paulit-ulit na doorbell mula sa labas ng kanyang pintuan. What? At sino namang bisita ang ganitong oras? Magtulpa ng dalaga. Wala naman siyang magagawa kundi ang pagbuksan iyon. At doon na siya nabigla nang makita niyang si Hero iyon. Kaya imbis na lakihan pa ang awang ng pinto upang makapasok si Hero, ay mas pinili niyang isirado itong muli. Hey, can you please open this door? Rinig niyang sabi pa nito. Hindi, umuwi ka na at magpapahinga na rin ako. Open it please, saglit lang ako. I have something to tell you. Doon na nga napairap si Nicole at pinagbuksan na si Hero. Alright, sige na, sabihin mo na. Really? Dito ba talaga tayo sa labas mag-uusap? I mean, hindi mo ba ako papasukin kahit saglit? Sabi mo, mabilis ka lang, di ba? Isa pa, sobrang kalat dito sa loob, kaya huwag na muna. Pagpapalusot pa nito. Okay, fine, fine. May sasabihin lang ako. That's why I'm here. Teka, bago mo sabihin yan, itatanong ko muna sa'yo kung bakit nandito ka. Paano mo nalaman ang address ko? Kanina sa labas ng restaurant, kotse mo yon, di ba? Kaya ba, hindi ka bumaba ay para sundan kami ni Elias? Sunod-sunod niyang tanong dito. Oo, hindi ko kasi alam kung saan ka nakatira eh. What? Stalker ka na ngayon? Well, sige na, sabihin mo na ang gusto mong sabihin. Your timer starts now. What? May timer pa talaga? Tek-tak, tek-tak, tek-tak. Okay, fine, fine. Ito na, sasabihin na. First, gusto kong sabihin sa'yo na napapansin ko na sobrang cold mo sa akin. 3 years tayong hindi nagkita, yet hindi ko man lang na-feel na parang gusto mo akong yakapin o kumustahin man lang. Second, kung may balak kang sagutin si Elias, huwag mo lang masyadong ibigay ang sarili mo sa kanya o ang buo mong pagmamahal. Kilala ko si Elias. Hindi naman siya yung tipong two-timer o manluloko. Pero believe me, madaling magsawa yan. 2 or 3 months kung hindi ikaw ang makikipaghiwalay. Malamang siya. Third, I'm doing all of this because I'm concerned about you. After all, may pinagsamahan din tayo at importante ka rin sa akin. And lastly, I hope na
magkaayos na tayo. That's all I want. Oh, yun na yun. Okay, makakaalis ka na. Seriously, Nick? Wala ka man lang bang reaksyon o comments sa sinabi ko? Excuse me, Mr. Hero Gutierrez. Ikaw lang naman tong may sasabihin, diba? Bakit kailangan ko pang magbigay ng comment patungkol dyan? Okay, sige. I'll answer it shortly. Una, ang daming nagbago sa 3 taon. So don't expect anything from anyone, lalong-lalo na sa akin. Pangalawa, kung sasagutin ko man si Elias o hindi, it's totally none of your business. Pangatlo, may pinagsamahan nga tayo. And thanks for your concern, but no thanks. Ang panghuli, maayos naman tayo ah. Hindi na nga lang gaya dati. Okay na? Okay, umalis ka na at maaga pa ako sa trabaho bukas. Pinal na wika nito, sabay sara sa pinto. Kirot sa dibdib, ang agad na naramdaman ni Nicole ng mga oras na iyon. Lalo na sa panghuling sabi ni Hero na sana'y magkaayos na sila. Maayos naman talaga sila, pero dahil nga sa isang taong paasa ng isang taong umasa, kaya nasira ang lahat. Maya-maya pa ay narinig na nga niya ang pag-alis ng kotse nito. Kaya muli niyang binuksan ang pinto at sinilip ang papalayo nitong kotse. Ah, gosh, Hero, bakit ka pa ba bumalik? Kung kailan okay na ako, ngayon wala na. Ginugulo mo na naman ang utak ko. Maktol niya pa. Dumaan pa ang mga araw at kahit normal naman ang takbo ng buhay ni Nicole, ay hindi pa rin mawawala sa isipan niya ang mga salitang binimitawan ni Hero. Nahalata naman iyon ni Freya, kaya doon na ito nagtanong. Hey, pansin ko ang madalas na pagkatulala mo, girl, ha? Mukhang sobrang lalim ng iniisip mo. Nalunod nga ako, oh. Okay ka lang ba? Tah, medyo okay, medyo hindi. Ano? Pwede ba yun? Ano ba kasing problema mo? Sige ka, baka sumabog ka na lang bigla dyan kapag patuloy mong sinarili ang problema mo. Freya, what if bumalik ang dati mong minamahal pero okay ka na? Anong gagawin mo? Hayaan mo ba siyang bumalik sa buhay mo? O hindi napapansinin at papasukin? Oh wow, sobrang lalim naman yung tanong mo, girl. Pero kung ako ang tatanungin mo, dapat siguraduhin mo muna ang sarili mo kung okay ka nga bang talaga. May iba't ibang klase ng okay girl eh. The real one and the fake one. Saan ka ba dun? The real and fake? What do you mean? Alam mo na ang ibig kong sabihin dun. Sa kaso mo naman, okay ka nga pero fake. Ibig sabihin, sinasabi mo lang na okay ka. Pero deep inside, you're not. Now, kung ganyan ang sitwasyon mo, closure will make it better. So, you mean kakausapin ko siya ulit? Yeah, mag-usap kayo ng masinsinan. Kung bakit siya nawala at bakit bigla siyang bumalik. And with that, kapag nalaman mo na ang real reason, it's either you both choose to end your past and start being friends for good, or start your naudlot na love story before and continue your pagmamahalan. Teka, sino ba yung guy na yan? Gusto mo ba talagang malaman? Oo naman, no? So, sino? Yung crush mo. Ha? Huh? Sino dun? Eh, sobrang dami kong crush girl eh. Yung pinaka-crush mong gwapo, mayaman at yummy. Nanlaki naman ang dalawang mata ni Freya nang mapagtanto kung sino yun. Oh my G! Si Hero Gutierrez ba, girl? Oo, siya nga. Noon na napuno ng hampas at kurot ni Freya si Nicole dahil sa sobrang kilig. Oh, sorry naman, girl. Sobrang nabigla lang ako eh. And at the same time, kinikilig. Imagine, ang ultimate crush ko, ikaw lang ang paglalaanan ng mga itlog at hotdog sunis. Oh my gosh. Pero girl, I'm curious. How? At doon na nga iniisa-isa ni Nicole ang bawat kamanata ng kwento nila ni Hero noon.
Oh my! Alam mo, pwede nating ipadala sa Kulay TV o sa Suskalami para ma-feature ang love story niyo. Pero I wonder, paano na si Sir Elias? Hindi ba't nangliligaw na siya sa'yo? Freya, wala siyang sinasabi, pero feel ko doon na siya pupunta. So, what's your plan? I will tell him the truth, na hindi ko siya gusto at hindi ko siya mahal. Ayaw kong matulad kay Hero noon na pinaasa. Kaya hindi ko na patatagalin pa to. Well, good luck, girl. You know naman na nandito lang ako always for you. Basta, bet ko pa rin ang hashtag ni Hero at hindi ang hashtag ni Elias. O diba? Natawa naman si Nicole dahil sa sinabi ng kaibigan. Buo na rin ang pasya niya na sasabihin niya na ang totoo kay Elias at kakausapin niya na rin si Hero. Siguro nga'y iyon ang kailangan nila. Closure. Sa kabilang panig naman, habang naglalaro ng golf si Hero kasama ang kaibigang si Elias, ay nahinto naman sila saglit. Nang biglang may tumawag kay Elias. Medyo dumistansya naman muna ng kaunti si Hero at hinintay na matapos makipag-usap sa kabilang linya ang kaibigan. Nang matapos na may, pansin niya pa ang saya sa mukha nito. Kaya doon na siya nagtanong. What? Another investor, ha? Panimula ni Hero. Oh no, hindi dude. Pero this time, mas gusto ko pa kesa investors. Why? Sino ba yun? It was Nicole. Si Nicole? Why? Ayun, may importante daw kasi siyang sasabihin. Kaya gusto niyang mag-dinner kami mamaya. What? Siya ang nag-alok sa'yo? Oo. And what's wrong with that? Oh, no. Wala. Nabigla lang ako. Matinig ka talaga sa mga babae, ha? Of course. Ako pa ba? Pero this time, she's different and I like her. Okay, dude. Mag-break muna tayo. Tumango naman si Hero at sumunod na rin sa kaibigan. Nang makita niya namang inilagay nito ang cellphone sa mesa saglit, ay doon na niya ito kinuha at pasikritong kinopya ang numero ni Nicole. Desperado na siyang makausap ang dalaga at kung hindi man siya nito harapin, kakausapin niya ito sa pamamagitan ng pagtawag. Kaya naman, kinagabihan din yun, ay dali-dali niyang tinawagan ang numero nito. Ngunit, hindi sinasagot ni Nicole ang linya pagkos ay nire-reject pa. Hindi naman sumuko si Hero at patuloy pa rin ang pagtawag hanggang sasagutin na nga siya nito. Hello? Sino ka ba at bakit tawag ka ng tawag? Hindi na natuloy ni Nicole ang sasabihin dahil nagsalita na ang binata. Hey, it's me, Hero. Mahina niyang bulwas. Wait, saan mo naman nakuha ang number ko, Aber? Sorry, kinuha ko secretly sa phone ni Elias. I was with him kasi kanina when you called. Ready ka na ba sa dinner niyo? Oo, hinihintay ko na lang na dumating siya. That's good. By the way, anong suot mo? Ano? I'm just asking. At bakit mo naman itatanong all of a sudden kung anong suot ko? Wala. I'm just making sure. Okay. I'm wearing red sexy backless and white short skirts. Nag-red lipstick na rin ako para terno sa top ko. Pagbibiro pa ni Nicole kahit ang totoo'y nakasimpleng bestida lamang siya. Ano? Lalabas ka ng ganyan ang suot mo, Nicole? Ano naman ngayon? Katawan ko naman to. No, Nicole. Hindi ka pwedeng lumabas ng ganyan ang suot. Isa pa, dinner ang pupuntahan mo, hindi bar. Okay, magbihis ka dun. Natawa naman si Nicole dahil parabang biglang nanumbalik ang dating Hero. Kung maalala niya kasi, ay si Hero ang mamimili ng isusuot niya noon at ayaw-ayaw nitong magsuot siya ng mga revealing clothes o maglagay ng too much makeup. Oh no, okay na to, no? Tsaka wala na akong oras. Ikaw ang babae ka talaga. Makinig ka nga,
Hindi ka naman nagsusuot ng ganyan dati ah. Tsaka, anong red lipstick? Ayaw na ayaw mo sa red lipstick, right? Yeah, noon yun. Sinabi ko naman sa'yo, diba, na maraming pwedeng magbago sa loob ng 3 taon? Okay, sige na. I'll hang up na. Elias here. Okay, bye. Tiimbagang binitawan ni Hero ang kanyang cellphone. Naiinis siya at nangigigil. Ilang taon na din siyang kinukontrol ng pride niya. Kaya nga, hindi niya minsan inaamin kay Nicole noon ang damdamin niya para dito. At ngayon, mukhang tuluyan na ngang maaagaw ng iba ang babaeng pinakamamahal niya. Sinubukan niyang i-relax at libangin ang sarili, pero talagang sumasagi sa isip niya si Nicole at ang suot nito. Kilala niya pa naman si Elias. Kahit mabait yun, ay hindi pa rin siya sigurado kung hindi maaatim ng kaibigan na hindi matukso sa dalaga. So, tinawagan niya si Elias makalipas ang 2 oras. Pero hindi nito sinasagot ang linya. Si Nicole na may, parang nakapatay ang phone nito at hindi rin niya makontak, kaya labis na siyang nag-alala. Nang hindi na makatiis, ay tumayo na nga si Hero at nagbihis. Saka dali-daling umalis papunta sa bahay ng dalaga. Pagdating ay nakita niya pang sarado ang pintuan, kaya naghintay na muna siya ng ilang minuto. Maya-maya lang ay may dumating na taxi at iniluwa doon si Nicole. Nagulat naman ang dalaga nang makita siya sa labas ng pinto. Pero hindi na nagpatumpik-tumpik pa si Hero at nilapitan na agad ito at niyakap ng sobrang higpit. Anong ginagawa mo, Hero? Nauutal pang tanong ni Nicole. Na-worried lang ako sa iyo. Bakit ba kasi hindi mo sinasagot ang tawag ko? Even si Elias, ring lang ng ring. Pansin ni Nicole na nanunubig na ang 2 mata ni Hero. Kaya alam niyang nag-aalala nga ito sa kanya. Wait, sabi mo naka-red backless top ka at short skirt. Ha! Joke lang. Naniniwala ka talaga na susuutin ko ang ganoong klase ng damit? Ha! Siyempre hindi, no? Okay, you got me. But anyway, bakit ka nakataksi? Bakit hindi ka hinatid ni Elias? May ginawa ba siya sa'yo? Relax ka nga lang dyan. Wala siyang ginawa. Tsaka ako rin ang nagpresenta na umuwing mag-isa. Ayaw ko na siyang abalahin pagkatapos ng ginawa ko. What? Bakit? Ano bang ginawa mo? Ngumiti naman ang dalaga at mabilis na naglakad papunta sa harapan ng pintuan at binuksan iyon. Hindi ka ba papasok muna? Alok niya pa sa binata. Oh, pwede ba? Oo naman, no? Okay, come on in. So, pumasok na nga ang 2 at doon na sinabi ni Nicole ang lahat. Na hindi pa man naliligaw si Elias sa kanya, ay binastid niya na ito. Hindi naman nagalit si Elias at sinabing hindi gagawing personal ang lahat. Kahit pa man napakasakit niyon sa pride niya dahil si Nicole pa lamang ang nag-reject sa kanya. Sinabi niya rin dito ang totoong kaugnayan nila ni Hero, kaya wala nang dapat ipag-alala ang binata. Akala ko pa naman kung napano ka na. Sambit pa ni Hero. Oh, masyado ba kitang pinag-alala? Tsaka okay na rin na nandito ka. Actually, plano ko sana na bukas ka pakausapin. Pero since nandito ka na, ngayon ko na lang gagawin. You know, we both need this, Hero. We both need the closure we never had 3 years ago. And I guess right now is the right time. Now tell me, nagtagal ba kayo ng babaeng pinakilala mo sa akin dati? Si Sarah? Nope. 1 week lang ang naging relasyon namin kasi hindi ko naman talaga siya mahal. Pinakilala ko lang siya sa'yo before para malaman ko kung ano ang magiging reaction mo. At nang makita kong sumusuporta ka pa, imbis na magselos, ay doon na ako nakaramdam ng pagkabigo. Seryoso ka ba? Is that way para malaman mo kung mahal din ba kita? Napakagago mo. Malamang nag-pretend lang ako noon.
Alam nga namang mag-breakdown ako sa harap mo eh. May iba ka nang gusto, diba? You should have asked me first. I'm sorry. I'm so sorry. Pero mahal kita, Nicole. Kahit noong mga bata pa lang tayo. After nung scene na yun, wala na. Natapos na. Dahil rin sa pride ko, hindi ko na nagawang kausapin ka ulit. I'm sorry. Punyemas ka talaga. Nanligaw ka sa iba. Pero sa akin, hindi mo magawang magtapat ng feelings mo. Sorry na nga. Natorpe lang ako noon. Pero ngayon, aaminin ko na bago ka pa maagaw talaga ng iba. I love you, Nicole. I really do. Tapos? Anong tapos? Okay. Mahal din kita, Hero. Ang totoo niyan, ilang taon ko na rin hinihintay ang pag-confess mo. Pero nilapasan na tayo ng ilang taon. So ano, since nagtapat ka na finally now at ako din, aren't you going to kiss me? O baka gusto mong ako pa ang mag-first move? Fine. At doon na nga, walang pagdadalawang isip na hinila ni Nicole ang kababata at taga na hinalikan sa labi. Saglit lang yun at bumitaw na agad si Hero. Bakit? Ayaw mo? Tanong pa ni Nicole. Of course gusto ko. Gusto ko lang namang sabihin na hindi ko inakalang ganito kaka-wild. But I love it. Biro nito at muling inangkin ang labi ng magandang dalaga. At sa gabing iyon din mismo, may nangyari na nga sa kanilang dalawa. Hindi naman nagsisisi si Nicole dahil kahit pilit niya pang itanggi ang nararamdaman niya kay Hero, hindi pa rin may pagkakaila na makalipas ang ilang taon, buo pa rin ang pagmamahal niya dito. Ngayon naman, getting stronger and lovelier pa ang relasyon ng dalawa. Labis naman ang tuwa ng kani-kanilang mga pamilya dahil sa hinabahaba ng panahon, sila at sila pa rin. Iisa na lamang din ang gusto ng mga ito, kundi ang masabi naman nilang sa hinabahaba man ng prosesyon, sa simbahan pa rin ang destinasyon. The end. Alright mga kakulay, how cute naman. Ang cute ng selos-selos nila. Super kilig talaga. Okay, if you enjoy, please like, comment, and share. And please don't forget to subscribe. Thank you, Regine, for writing this beautiful story. Thank you all my subscribers and listeners. Thank you all for listening. This is Ethel McMenamin saying, Bawat buhay ay may kulay. Thank you and take care. Daghan kayong salamat. See you sa next story.